Eksklusibo pong nakapanayam ng GMA News kagabi si Coco Rasuman. Matipid pong kanya naging payal pero nagpasalamat siya sa kanyang pamilya na patuloy siyang sinusuportahan sa gitna ng kanyang kinasasangkutan. Balitang hati ni John Consulta. Bit-bit ang mataas na kalibre ng baril. Tinungo ng NBI-NCR ang NAIA Terminal 3 para sunduin ang arestadong suspect na si Coco Rasuman. Maglipat na lang tayo dyan sa ano. Pagdating sa airport, masusing inspeksyon ng mga ahente ang paligid at tinignan ang mga posibleng exit points ng kanilang subject. Matapos ang mabilis sa turnover, agad isinakay si Rasuman sa loob ng isang puting sasakyan ng NBI at mabilis na hinarurot paalis ng paliparan. Sa gitna ng biyahe, todo alerto ang mga bantay ng NBI agents para sa anumang banta sa kanilang subject. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, sinabi ni Rasuman na di gaano maganda ang kanyang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Kamusta po kayo sa kalusugan po nyo ngayon, sir? Medyo hirap po ako huminga. Opo. Taas po yung blood pressure. Bukod sa pag-take nyo ng medicines, anong ginagawa nyo, sir, para maibsan, sir, yung sakap sa mga pakiramdam nyo? Pinapahinga ko na lang. Ano po, sir? Sorry. Pinapahinga ko na lang. Sa buong biyahe mula airport hanggang tanggapan ng NBI ay nakaposas si Rasuman. Pero agad kong napansin ang bit-bit niyang prayer beads na nakaipit sa kanyang mga kamay. Sir, ano yung hawak mo, sir? Ano po yan? Passbill. Ano po yan, boss? Rosary namin. Sinong nagbigay po yan, sir? Pamilya ko, sir. Tikom si Rasuman sa usapin ng kasong kanyang kinakaharap. Pero sa huli, nagawang pasalamatan ni Coco Rasuman ang kanyang pamilya sa patuloy na pagsuporta daw sa kanya sa gitna ng matinding pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Maraming pasalamat tayo sa kanila. Bakit siya? Dahil may tiwala pa. Sa kanila po yung malaking tiwala. Yung wala yung tiwala nila sa akin. Po, ano po, sir, yung nagpapalakas na lang sa inyo, sir, sa mga panahong ito? Yung faith ko po kay Allah. Yung po pinakapitan mo ngayon. Opo. Talagang pariulit, negative ka ako. Yun ang nagpapalakas sa iyo, sir. At nagpapalakas sa akin ni nagpapalakas Papa Radio, akala ko. Opo. Pagdating si NBI, agad siyang ibinaba at inidiretso sa NBI jail kung saan siya kinuhanan ng mugshot, fingerprints, pati BP at eksaminasyon ng isang doktor ng NBI bago ipinasok ng kulungan. Okay naman, stable naman siya. Wala naman siyang problema. Sabi niya tumataas yung BP niya pero ngayon 130-80 naman. Meron namang maintenance na dun sa hypertension. Ayon sa medical team ng NBI, masusin nilang babantayan ang kalusugan ni Coco Rasuman habang ito'y nasa loob ng NBI jail. Tinak naman ang pamanuan ng NBI na magiging mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng NBI compound para matiyak ang kaligtasan ni Coco Rasuman. John Consulta, GMA News.